watching here in Italy. Hello, Zen Lachones. Keep safe, you guys. Thank you so much. Oy, Friday na naman, syempre. Makikitambay na naman tayo dito sa Facebook at saka sa Kumu. Magsasama naman tayo. Pero dati, chikahan, ganyan. Pero ngayon, guys, kantahan tayo. Oo, kasi mapupuno ng kantahan dito sa lounge dahil tatlong very talented and versatile singers ang ating mga bisita na for sure familiar na familiar na familiar sa inyo. Ayan, huwag pong kalimutan na sumali sa ating kwentuhan at kantahan by sending your messages, song requests, and questions. Ayan, i-comment nyo lang po yan dahil babasahin po natin yan live. And of course, keep sending your stars and virtual gifts. Dahil kapag ikaw ang ating Kumu Top Gifter, aba eh, makakasama ka namin tonight at makakachikahan mo ang ating mga bisita. Pero bago yan, syempre mag-hi muna tayo sa ating mga FB early birds. Hello kay Jasmine Menor, Angelica Nepasena, Carlene Madrigalejo, Tessie Pacaldo, and Rocky Tier. Oh, cute. Rocky Tier Condes, hello. Hello sa inyo. And sa ating Kumu early birds, we have Small Bibury, ayaw mo ng large, okay? Pamalvar, Patvuri, 123, and Geek Modesato, and Blessed 7. Uy, hello Blessed. Ayan, blessed na blessed po kami dahil sinamahan niyo po kami tonight. Thank you so much. And galingan niyo kasi sana kayo ang manalong Kumu Top Gifter mamaya. Okay. Ihanda na natin ang ating mga vocal cords kahit hindi naman tayo kakanta ngayon pero makikipagkantahan tayo sa kanila. Okay, dahil oras na para tawagin ang ating mga bisita ngayong gabi ang tatlo sa mga aabang talents and voices sa pinakabagong season ng Your Face Sounds Familiar. Please welcome Clarice De Guzman, CJ Navato, and Vivory! Hi! Hello! Grabe naman! Hi po! Kamusta naman? Uy, isa-isa naman kayong mag-hi sa ating mga kapamilya na sinamahan tayo ngayong Friday. Start tayo kay Clarice. Hello po sa mga kapamilya na nanonood po ngayon sa Kumu at sa Facebook Live ng Star Magic. Ayan, hello sa inyo! Ay, at dahil dyan, nagpalit siya agad, oh. Hello! Uy, hindi natin siya kilala. Kaplus! Thank you sa lechon! Maraming salamat, Benamano! Yes! CJ, go! Mag-greet ka muna! Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay okay ang kalagayan nyo. Thank you for watching. Hello! Okay, oh, Jai, mana kag inom Jai? Oh, mag-greet ka, Vibery! Go, Vibe! Ayan. Hello, Ate Alora! CJ, Ate Klang, long time no see! Long time! Long time no see, guys! Layo yun! Hello din po sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayon online. Good evening! Yeah. Ayan, okay. Okay, handa na ba kayo? Nag-dinner na ba tayo? Uminom na ba tayo ng mga tubig, ng kape? Actually, hindi pa ako nag-dinner. Ay, hindi pa nag-dear na ko. At dahil dyan, magpapalitsyon po ang buong Pilipinas sa Kumu. Maghalo-halo. Tatanggapin namin yan para mabusog po kami at para kay Klang-Klang. Okay, eto guys. Eto, sino ba? First time nyo ba sa Star Magic Lounge ngayon? Opo. Sino first? Oh. Ako rin, first. Sera ko, boy, buri. First time mo, CJ? Yes. Oh, first time. Ikaw, Clarice? First time ko, day. First time, okay. Dahil first time na ito, remind lang muna natin, okay. Every milestone po na maabot po natin tonight sa Diamonds, may ipapagawa kami sa inyo, ating mga bisita. Ito, tignan natin. Let's start with 20K Diamonds. Uy, si Clarice, gagawin niya. Ito, impersonate niya ang nasa iyo na ang lahat. Nag-iisa ang Catherine Bernardo, charot. Daniel Padilla. Okay, si... Pag 40K naman si CJ, ay, naku, bong na baro, Totoy Bibo. Uy, sa 60K Diamonds, we have Vivory by Miss Tony Gonzaga. Catch me, I'm falling. Impersonate mo yan. 80K si Clarice Chinito. And 100K si CJ, too much love will kill you. And 120K Vivory kapag tumibok ang puso.
Okay, galingan natin para makita natin kung paano nila i-impersonate ang mga kanta nyo, ang mga artist na yon. So, tatanggap po kami ng mga virtual gifts, guys. Go lang ng go. Eto, ilang tulog na lang ba bago namin kayo mapanood sa Your Face Sounds Familiar? Bukas na! So, isang tulog na lang ang patutulog. Isang tulog na lang. Okay. Hindi na lang kami matulog. Antayin na lang namin. Okay, ayan. Eto, bago yan, saan at paano nyo ba na-discover ang inyong love and talent for swimming? Okay, dyan po magsisimula ang ating kwentuhan. Ayan. Eto guys, first question. Ano yung earliest memory nyo ng pagkanta in public? Pinakaunang pagkanta nyo in public, tsaka anong naalala nyong comment na tumatak sa inyo, na sinabi sa inyo after that singing performance? Start tayo kay Clarice. Ako siguro nung sumali ako ng contest mo, nasa 7-8. Kontesera ka talaga, no? Oo, contest. Tapos kasi gawain ko dati, magkakanta ko, meron akong kinikendi ko yung luya. May kinikendi akong luya. So, meron akong performance na hindi ko siya naluwa. So, kung kakanta ko, nakatapos akong kumanta, may luya ako sa bibig. Yun yung naalala ko lang na grabe. Habang kumakanta, tapos ano yung maalala mo ang reaksyon ng mga tao? Siyempre, contest tumatawa yun. Tumatawa kasi naalala ko, inabot ko kay mama yung luya. So, nasa stage ako, tinawag ko. Nagkaroon pa ng ano si mami. Okay, nasama ko sa performance. Kamusta? Nanalo ka? Special appearance. Totoo, ito may props ka. Awa ng Diyos. Talo. Ay, awa. Grabe siya. Grabe siya. Okay, para hindi mo na makakalimutan ang luya. Okay, ayan. Ito si CJ naman. Okay, CJ. Ako, hindi, kailan ba? Earliest na pagkanta ko kasi in public, sa Star Circle, nung pinag-audition ako ng mommy. Showbiz agad? Sa showbiz agad? Hindi ako, never ako man kasi public eh. Pero nung pinag-audition, yung mommy ko lang kasi yung naniniwalang kumakanta ako. So, pinag-audition ako, yun yung parang unang beses na in-expose na kumakanta ako. Okay. Hindi ko maalala yung comment sa akin kasi sabi nila, ang ganda ng dimples mo, hindi nila in-implement yung dimples lang. Buti hindi mo na tinanong. Feeling ko yun na yung clue na hindi nila nagustuhan kasi yung dimples ang nanibabaw. Okay, pero hindi. Feeling ko naman talaga lalaban ka sa Your Face Sounds Familiar. Yung dimples mo tsaka boses mo, lalaban talaga yan. Wow. Siyempre nag-level up ka na. At dahil dyan, maraming salamat kay Naysilas Kas sa mundong ito. Thank you, Naysila, sa Comuniverse. And thank you, Katie. Grabe si Katie Perry, oh. Nagpadala ng pena halo-halo. Thank you, Katie Perry. Maraming salamat po. Okay, ayan. Ikaw naman, Vivory. Ano yung pinakaunang public appearance? Appearance na yung boses? I'm born mahihain talaga, eh. So, hindi ko talaga gustong umapak sa stage. Pero yung mama ko, pinush nila akong kumata talaga in public. Yung sa side ng mother ko, talagang mahilig sila kumanta. Like, kami lahat. So, dun, pinupush talaga nila ako dati. So, tinry ko naman siya, siyempre. Wala naman akong choice bilang ako isang anak. Tapos, ginawa ko siya. Sunurin. Wala, kasi nung tinry ko siya, sobrang pangit talaga ng experience ko. Kasi nanginginig ako and talagang makakalimutin ako. Sobrang like yung memory ko, mga 5 minutes lang. So, mga 5 minutes. Pero girl, 2 minutes lang yung kanta, di ba? Baka hindi pa din kinaya. Oo. Ayan. Okay. In fairness sa yung dalawa, no, mom nyo, mga mommies nyo talaga yung backup nyo, no, sa mga singing career nyo, pag-start nyo. Yun yung common denominator sa inyong tatlo. Hey, thank you so much, Samantha Yumer. Uy, Suki, thank you sa Comuniverse. Mami Chiu, maraming salamat sa Comuniverse. Thank you po. Ayan. Eto, saan naman nyo
nakuha yung hilig niyo sa pagkanta? Namana niyo ba ito sa mga parents niyo, grandparents, ayan? At nag-voice lessons ba kayo nung bata kayo? Or kahit hanggang ngayon? No, Clarice? Ako, namana ko siya sa side ng papa ko. Sa papa ko, kasi papa ko mahilig mag-videoke, gano'n. So yung kapatid ko, actually, medyo ano din, maganda rin yung boses niya. Ganun, ayan. Ito ba yung mga video kay dati na naka-CD pa? Yung dalawang tape, CD cassette, pa ba dati? Cassette. Ay, cassette! Cassette. Oh my God! Oo, tapos i-rewind mo ng ballpen, no? Ay, naku. Naabutan natin yun. Hindi, na-research ko lang. Hindi ko naabutan yun. Na-research ko lang yun. Okay, no, CJ ako naman. Na-research ko lang yun. CJ, nag-voice lessons ka. After nung ano... Ako? Oo. Ako? Ikaw, Clarice, sorry. Para mag-voice? Yung voice lesson ko sa mga. Hindi talaga. Eh. Sino? Talaga, sabay talaga kayo, no? Performers na kasama ko. Sabay sila eh, no? Bluetooth? So para maiba tayo, si Alora na lang po tatanungin ko. Nag-voice lesson ka ba, Alora? Alora, nag-voice lessons ka ba? Hindi naman. Tanong natin si Clarice. Nababaliw. Kerry lang, okay lang CJ, okay lang yan. Ganito talaga yung new normal, Kerry lang yan. Kwentuhan lang naman to. Okay, Clarice, ikaw muna, nag-voice lessons ka? Ako hindi, hindi ako nag-voice lessons. Ano lang? Oo, hindi. Nag-voice lessons ako, na-try ko ng parang 1 week lang kasi may inaral lang akong song. Pero hindi ko okay. Na totally na ano, nag-voice lessons. Inaral, oo. Okay. CJ, oh, ayan, ikaw na. Sure na sure, ikaw na talaga to. Oo. Ikaw, saano ba na... Kanina eh. Ah, okay. Kunwari naiintindihan ko yung sinabi mo. Eto, saan nyo nakuha yung hilig mo sa music? Nag-choppy na talaga, nag-choppy. Ah, nag-choppy ako. Kaya mo yan, paglalaban natin to. Saan mo nakuha yung hilig mo sa music, CJ? Yan o. Close up na lang, maganda naman yung dimples mo. Sa mami. Okay, kumakanta din si mami. Yung mami ko talaga yung nagpo-push sa akin. At saka, ako mismo. Mahilig talaga ako sa music. Oo. Di ba palagi ka nagko-cover nga ng songs kayo ni Christelle? Okay. Nagpo-voice lessons ka ba, CJ? Kaya natin, tinalaman natin. Nag-try ako ng high school. Yun yung pinaka nag-voice lesson ako. Tsaka yung theater. Yun yung parang nag-voice lesson. Ah, oo. May kasama na yan. Yes, yes. At kapag talaga, ano, para sa information ng lahat, kapag talaga maging Star Magic contract artist ka, meron na din talagang binibigyan ka ng, ano, workshop. Acting, singing, dancing. Ayan, binibigyan ng Star Magic. Ikaw naman, Vibory. Yes, Vibory. Habang kunwari hindi ka kumakain dyan. Oo. Saan mo nakuha ang hilig mo sa music? Sana naman kapag kumakain, nagsishare, no? Gusto mo, no? Laasa ko. Laasa. Ay! Jai! Hindi okay lang sa akin na hindi mo ko bibigyan ng pagkain kasi naka 21k halo-halo. 21k diamonds na tayo! Oh, thank you po! Marabilis! Naka-second question. Ayoko nilang pagsalitain, Vibory. Maraming salamat, Mami Chill, sa 30 halo-halo. Thank you po. And sa 10 halo-halo, Katy Perry, maraming salamat. Okay, bago tayo mag-milestone, okay, answer the question, Vibory. Akala ko nakalus na. Hello naman, sa pa-regards naman ako sa Apple. Okay. Sorry na. Sa mama ko din. Pero yung papa ko kasi, kumakanta siya, pero okay lang huwag niya na ipa-remix sa iba yung boss. Hala, grabe ka. Sana hindi nanonood yung tatay mo ngayon. Then, may boses naman si papa, pero okay. Yung feel niya talaga palagi na sobrang ganda ng boses niya. Pero yun nga, sa mother. Oo. Yan, naduman ka ba sa voice lessons? Aside yes. Sa binibigay ng Star Magic. Ah, dati. Mm-hmm. Nung bata ka pa. Wow, kamusta? Sabi ko diba sa'yo, medyo yung memory ko mga 5 minutes lang. So, hindi ko na Oo. Hindi, nag-voice lessons ako after ko mag-PBB,
Kasi medyo unattentive ako. Wala ko masyadong problems with PBB. So, ginugol ko yung time ko para mag-voice lessons, dance workshop, acting workshop. Para, yes, tama yan. Tama yan. Oo. Di ba gano'n naman yung trabaho natin? Yung may mga moments na tenga tayo, walang offer, walang project. Pero, yes, doon nagkakatalo kapag kung anong gamit mo doon sa oras na natenga ka. Siyempre, dapat i-level up mo, mag-improve ka, explore more, ganun. Nice one, Vibory. Maganda yan, oo. Ay! Ayan, maraming salamat sa Comuniverse, Mommy Chill, Small Vibory, maraming salamat sa Comuniverse, at sa Lechon. Thank you. And Amador Vibory, maraming salamat po sa Lechon. Okay, eto si CJ. Okay, CJ, my love. Ikaw ay nagsimula sa Gawin Bulilit. Oo, oh, di ba? Veteran ka eh. Institution ka sa ABS eh. Bata pa lang. Bata, bata, oo. Oh, idol ka namin. Bata pa lang ka. Fetus pa lang kami. Okay. Eto, mahilig ka na ba sa pagkanta noon? At may times ba noon sa Bulilit na nagamit mo yung talent mo sa singing? Kaya mo yun, si Jay. Sa aming mga boys, ako yung pinaka sa pag kaya ba to? Gusto mo lumipat ako ng kwarto? go! Kaya mo yan! Sige, go! Sa Going Bulilit talaga. O yung... Ito ma? Mababalik ako eh. Wait lang. Okay. Sige, go! Susuportahan ka namin dahil, you know, ka-Star Magic tayo, supportahan namin yung signal mo. Di ka namin iiwan o kalumipat ka ng room. Iba to si CJ. Marami po kasi siyang kwarto sa mansion niya. So, hanap-hanap lang ng malakas na signal sa mansion. Okay, ilang kwarto, mga 6 bedrooms. Ganun. Okay, Vibory muna tayo. Ah, 12 po. Ay, nabago na. Parang 6 lang yung dati. Nagpa-renovate sila kahapon. At natapos agad ngayon. Agad-agad tinapos sa carpet. Ano, Lego lang? Okay, thank you so much, Mommy Chill, sa 10 na Carlito Hugs. Uy, at kay Nesila sa 10 na Carlito Hugs. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Eto, Vibory muna. Ano yung mga time, may mga times ba na nung nasa loob ka ng bahay ni Kuya na nagamit mo yung talent mo for singing? Medyo, oo. I mean, ang kapal ng mukha ko, nag-volunteer talaga ako na gumawa ng kanta. Kasi, parang may ball kami sa PBB. Okay. Tapos, lahat parang dapat mag-perform or mag-present sa harap ng mga ibang housemates. So, nag-volunteer ako, kunwari, kasi nagtanong si Kuya, ano bang gusto mong gawin? Yan, sabi ko, pwede po akong magsulat ng kanta, Kuya. Tapos sabi niya, sige, go. Kasi isang gabi ko lang ginawa yun. Tapos, nung araw na ng pagkanta ko, yabag-yabag, banzay, uy, yabag, bigayo, kinayabag. Yabag, okay. Bisaya, yan. In Tagalog, yabag is, wala, sa tono. Oo. Kamusta naman? Oo. Basta, it's a long story, pero feeling ko naman, hindi ko masyadong napakita yung talent ko kasi yabag man. Wala sa tono. So-so. Pero at least, di ba, commendable pa din na talagang nag-ano ka, nag-volunteer ka, lakasan ng lang loob. Feeling ko doon naman talaga nagsa-start lahat, lakasan ng loob talaga. At dahil dyan, okay. Tignan natin, eto na, bago tayo mag... Ayan! Uy! Nakita kong hindi siya nakalipat. Please welcome back! Please welcome back! Hindi ako nakalipat, hindi ako nakalipat. Hindi siya nakalipat, okay. Oh, okay lang yan, okay lang yan. Dahil gagawa muna tayo ng milestone kasi nga kanina nakuha na natin. Okay, naka-20... K milestone na tayo kanina at ngayon nga 40k diamonds na nga tayo, pero bago natin gawin yung 40k diamonds, 20k diamonds muna tayo. Si Clarice muna. Uy, Clarice, yes. Ang gagawin mo ay, ano nga ba? Eto, nasa iyo na ang lahat ni Daniel Padilla. Gusto mo ba ng shades? Wala akong shades dito, sayang. Kaya, sayang. Leather jacket, wala ka? Wala. Okay, sige. Try natin. Okay. Go. Nasa'yo na ang lahat. Parang British. Na
sa'yo na ang lahat. Minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat. Pati ang puso ko. Oh, 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 oh. Na nasa'yo na ang lahat. Oh, 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 oh. Na nasa'yo na ang lahat. Wow, grabe. Kaboses mo talaga si Robin Padilla. Sobra. Boses na boses mo siya. Kaboses na kaboses, di ba? Kaboses talaga. Okay, ayan. O, dahil 40,000 diamonds na tayo para yon sa ating mga bisita at sa ating mga taga-Kumu. Ito na, CJ. O, gawin mo na all to, right, CJ. Totoy Bibo, CJ. O. Siyempre, my name. That's my middle name, Totoy Bibo. Asira sumba. Galing ko sumayaw, galing kong gumalaw. Galing ko sumayaw, galing kong gumalaw. Galing kong sumayaw, bibong bibong gumalaw. Di ko mapigil ang yumugyog ako sa tugtog. At lahat na iindak sumasapay kay Totoy Bibo. guys, memorize niya ang lyrics. I'm so sorry. Memorize niya ang lyrics ng Totoy Bibo. Grabe siya. National anthem mo ba yan? Okay. I thank you so much sa Kumuniverse. May Silas, thank you. And Amador Vibory sa Lechon, maraming salamat. Wow, 40K, ang bilis natin. Okay, eto na, CJ. Eto na. Sagutin mo na bago pa tayo iwan ulit ng signal mo. Eto, nung nasa Going Bulilit ka kasi, di ba doon ka nag-start? Nagamit mo ba doon yung hilig mo sa pagkanta? Actually, gamit na gamit yung boses ko sa Going Bulilit. Sa mga boys, ako yung talagang madalas sa musical. Ako yung Ano yung parang talagang nag-hit na performance mo doon or nagamit yung talent ko sa singing doon na talagang memorable sa'yo? Yung magazine by Eraserheads. Ay, naku, kahit wala tayo o hindi pa tayo nakakapag-milestone, pwede bang sample? Oo, para ma-refresh kami. Nakita kita sa isang magazine. Dilaw ang iyong suot at buhok mo'y green sa isang tindahan. Sa may baklaran, napatingin at lala sa iyong kagandahan. Aalala mo pa ba nung tayo pang dalawa? Di ko'y nakaalam. Sisigat ka, tinawanan pa kita. Tinawag mo kung walang iya, medyo pangit ka pa noon. Ngunit kayo yun! Galing! Galing! Iba talaga pag galing ang Going Bulilit. Yes, Going Bulilit. Institution. Oo, Galing Bulilit talaga. For sure, proud na proud sa'yo si Direk Bobot. Ito, for Clarice naman, ito. Marami ka na bang nasalihang contest noon bago ang The Voice? At naalala mo pa ba yung feeling nung apat na coaches mismo ang lumingon para sa'yo? Grabe ka, girl. Next. Ako, Naiyak tuloy ako. Madami akong nasalihan ng contest nung bata ako. Kasi, siyempre, wala pa ako. Wait lang, nabilang mo ba? Bilang isang kontisera, nabilang mo kailang contest? Siguro mga 3,048? Parang wow! 3,048? Grabe! Hindi ko na mabilang, pero madami. Tapos, siyempre, nung bata ako, sinasama ko ng mama ko, gano'n. Pero habang matagal, natigil din eh. Parang ang tagal din nag-stop noon hanggang sumali ako ng The Voice. Ayos. Punta tayo sa The Voice naman. Ano yung naging feeling mo? Naalala mo ba yung feeling na apat ang talagang lumingon? Oo, naalala ko yun. Kasi hindi ko in-expect talaga na apat yung haharap. Kasi ako nun masaya na ako na... nakapasok sino ako. Sino yung gusto mo? Sino yung gusto mo noon na please, kahit siya man lang, siyempre si Sarah talaga. Si Sarah.
Tapos, ayun nga, sabi ko nun, basta okay na sa akin na ano, na may, na makapasok ako ng blind audition, yun lang makatungtong ako sa stage. Sabi ko, bahala na kami mga. Ayun, hindi kayo na-expect na aharap sila apat. So, ayun. Siyempre, sobrang happy ko, sobrang thankful ako. Kasi The Voice yung naging stepping stone ko, diba? Nag-expect ka ba na hanggang dulo talagang matatapos mo yung The Voice? Hindi. Talaga? Hindi, parang hindi ko talaga in-expect na magiging first runner-up din ako, diba? Ano yung parang naging, parang nagbigay sa'yo ng strength na talagang ilaban yung contest na yon, yung The Voice? Kasi, The Voice kasi, syempre andun ka na, once na andun ka na, nakapasok ka na, hayaan mo ba bang mawala yun sa kamay mo? Yes. Di ba, gagawin mo yung best, lalaban ka na, lalaban mo na. Kumbaga, gagalingan mo na, kung manalo, matalo. Kung manalo para sa'yo, kung matalo, de, sali na lang ulit. Pero dahil nga doon ako sa The Voice, ginawa ko lang yung best ko, di ba? Para makaabot ng grand finals. At bukas nga, lalaban ka ulit. Ayan na naman niya. Girl, kung tisera ka talaga, girl, lalaban ka na naman bukas. Oo. Thank you so much. Naysila sa Comuniverse, maraming salamat po. Thank you. Okay, eto na. Naisip niyo ba na pwede yung pagkakitaan yung passion niyo sa pagkanta or magkakaroon kayo ng singing career in the future? Ikaw, Clarice. Ako, hindi naman pagkakakitaan, pero ang gusto ko talaga, nakikita ko talaga sarili ko, bata pa ako. Parang hindi ko makita yung sarili ko na hindi connected sa music yung magiging YouTube ko. Parang ganun. Parang, wala. Hindi ko makita yung sarili ko. Gusto ko rin talaga maging singer. Yes. Nagsusulat ka din ng kanta? Oo. Binubura ko din. Bakit? Nakakatawa ka naman. Bakit? Joke lang. Siyempre nasusulat. Ah, joke. Wait lang, tibigyan mo kami na yung kahit lang two line na parang naalala mong nasulat mong kanina. Ah, sige. Ito yung na-compose ko lang to nung ano ako. I think high school ako. Ito yung pinakaunang Sobrang corny pa nga nung melody niya. May ganun eh. Okay. Oo, parang ano lang, normal ano. Kahit na malayo tayo, alam ko naman na tayo. Basta, ano man, nakalimutan ko lang lyrics. Wait lang. Ay, alam mo, feeling ko nasulat mo yan kasi high school ka, di ba? May crush ka sa kabilang section. Ito yung pinakauna ko na kung na-compose. Kaya remember ko sa akin. Kasi ngayon yung una. Wait. Isipin ko si CJ muna. Guys. Ikaw, CJ, nakapagsulat ka ba ng song? Ano? Ako ngayon, actually, meron akong ilalabas na song sa 26. Oh my, Feb 26! Feb 26, yes. May ilalabas na song. Wow! Naku, aabangan natin niya. Ikaw sumulat? Ako sumulat, yes. Oh, CJ! Grabe siya. Grabe, CJ. I'm happy for you. Okay. Now, guys, abangan po natin yan. Abangan talaga good natin. Good luck, CJ! Oo. Grabe, busy, CJ, ang February mo, ha? Okay, eto naman. Paano niyo inaalagaan at dine-develop yung boses niyo? Kasi syempre, passion niyo na. Ikaw, Clarice. Ako, ano lang, practice. Ayun, yun talaga yung makakapaghasa sa boses mo. Kasi once na parang nag-stop ka kumanta, para siyang ano din. Ako yan, nawawala din siya. Nawawala. Pero parang, pag kumanta ka ulit, medyo hirap. Alam mo yun, kasi parang hindi mo siya nagagamit masyado. So, practice, ayun. Tapos, ako naman kasi, hindi naman ako yung senior na sobrang daming bawal. Like, bawal yung chocolate, bawal yung malalamig. Oo, may ganun ako. Mahilig ako sa malamig. Pero okay lang, hindi naman na ano yung boses mo. Hindi naman, pero pag alam ko na may kanta ako, dun yung parang ano lang, iniiwasan ko. Tapos, ayun, tulog din talaga, tulog. Malaking tulong din talaga. Sabi din nila, ako kahit kasi, naman, okay, go. Go. Hindi kahit ako singer, pag wala ka talagang tulog, paus ka, di ba? Sobrang hirap kumanta pag puyat ka. Mm-mm. Sobrang hirap.
syempre, malimutan mo din yung lyrics, gano'n. Zombie ka din. Oo. Yung luya mo, kumakain ka pa din, gano'n ka pa din. Bago na eh. Hindi na. Oo. Wait lang, gusto ko malaman, para saan ba yung luya na yun? Anong... Wala lang, Philip, siguro, mga matatanda, siguro na parang nasusuti yung ano mo. Para menthol. Ah, okay. Oo. Tapos parang nawawala yung ano, yung mga flame. Ewan ko kung ano. Oo. Ikaw naman, CJ, may pinagbabawal ka din sa sarili mo para sa boses mo? I think, ano naman, kapag inaalaga ako yung boss ko kapag alam ko mag-perform ako, pero hindi naman ako yung parang hindi ko makatibine-deprive yung sarili ko. Pero pinaka-pang-alaga ko sa boss or parang pang-improve is yung nakikinig ako sa mga bagong songs, lumang songs, yung parang natututunan ko yung mga styles nila, ano yung bago, alam mo yun, kasi iba-iba yung talent ng bawat isa, they have so much yes. to offer, so parang educate ko yung sarili ko, lumalawak din yung parang kaya kong gawin, yung ganyan. Kumbaga research, no? Yes! So, sobrang galing kaya ni CJ sa mga classic songs, narinig ko yung boses niya. Ay, grabe! Nako, at bukas maririnig din natin yan, guys. Oo, si Clarice din. At, oh okay? God, bukas na. Kamado na kayo? Oo, no, kinakabahan na nga eh. Feeling ko din. Alam nyo, feeling ko kinakabahan kayo, si Vibory nga nawala na eh. Kinakabahan na yung signal niya eh, no? Na sobrang kapag ni Vibory, nagpunta na ng ABS. Oo, pumunta na siya, doon na siya manonood. Doon siya sa booth kung saan ine-edit yung ano nyo, show nyo, doon siya manonood. O, sa third floor. Okay, ayan, Vibory, kung nasan ka man, may galaw ang baso. Okay. Antayin ka na. Press one. Okay, eto, bago kayo mag-perform, ano naman yung rituals nyo? Kasi yung iba, ako eto, sinasabihan ako ng nanay ko, kunwari eto, bago mag-host or ganyan, maglalagay ng piso sa sapatos para daw pantanggal ng kaba or pang lucky charm, mga ganon. Kayo, ano naman sa inyo? Ako, bukod sa water no, meron ako ginagawa mga vocalization bago, ginagawa ko yung, hindi naman vocalization, para exercise lang. Ano yun? Para aso lang ah! Para aso lang. Oh, kaya pala, ikaw ay yung isa sa maingay sa backstage, no, ng ASAP. Bago mag-perform, grabe yung mga singers mo. Kanya-kanya ng vocalization. Nakakaano ba siya? Laki ng esophagus? Ganun ba yon? Hindi naman, para siguro maklear lang, para magising lang yung throat mo. Tapos meron pa akong ginagawa yung parang para matanggal lang yung mga phlegm dito sa... Ah, okay, ganun pala. Ikaw naman, CJ, ganun ka din? Ako, binubuhang ako yung bibig ko. Siguro, ano, wala ko natin mga rituals, pero simula nung nag-theater ako, parang natutunan ko na mas maganda kumanta yung parang binubuka mo, yung hindi mo masyado close. O yung baka. Oo. Yun lang. Tapos, okay. Kasi ako, nasabihan na din ako niyan. Ako naman sa dubbing. Diba? Pag magdadub ka ng mga pelikula, siyempre may dubbing director. Palagi akong sinasabihan, ibuka ko pa kayong bibig ko. Kasi daw, mas lalo daw, ano, maririnig yung boses mo, tsaka yung energy ng boses mo. Fairness. Ganun pala yun. Ganun ako maging senior. Charot! Okay, eto. Okay, Vibory? Tatanggapin pa rin namin ang iyong presensya, Vibory. Okay. Sino yung mga naging influences nyo noon at ngayon? Okay, mga idols nyo, ganyan, mentor, ganun. Ikaw, Clarice. Ako, ever since naman, ang idol ko na rin talaga sa OPM, si Miss Lalim Salucha, si Whitney Houston. Ayun, sila yung mga... So, talagang idol na idol ko ever since. Ah, OPM na din si Whitney Houston. Ano? Sorry. Kasi inisang sentence mo lang, girl. Sabi mo, idol ko din talaga sa OPM. Sinabi ko ba kasi siya, Whitney Houston. Sino yung OPM na pala? Provinsyano ka na pa din pala. Okay, namit ko na sa si Miss Lani. Kaya si Whitney, namit ko.
sinislami. Sabi ko na eh, kayo sa probinsyano eh. Sinislami na ito na akali siya yung producer namin na Your Face. Ay, okay. Wait, meron ba siyang ano? Meron ba siyang nasabi sa iyo na parang advice? Para natsasali ka sa shows. Basta naalala ko lang yung sabi niya sa akin na ano na galing nga. Parang inano niya lang ako. Pinompliment ako siya, coming from her, 'di ba? Sobrang idol ko. Sobrang yes. Kinikilig ako noon. Ay. Ang saya no pag ma-meet mo yung idol mo, no? Oo. Tapos nakapasok na sila, tapos andyan yung idol mo, tapos pinapanood ka pa niya. Ah! Ikaw naman, CJ. Ako, simula bata ko, siguro sa OPM, ang pinaka-influence ko, Gary V. Gary V, Sir Gary talaga. Yung, yung bata ko, ginagaya ko lagi yung boss yung bata ko. Yung, kailangan kita. Binilay ko pinapin. Kanta niya lagi. Kasi paulit-ulit, di ba, sa radio? Ah. At saka Backstreet Boys. Backstreet Boys. Wow! Grabe, hindi talaga maipagkakaila ang edad mo, Backstreet Boys. Ito, guys, thank you so much, RGNMPM, sa Lechon. Maraming salamat po. And Mama Chill, thank you sa Lechon. Thank you po. Thank you. And Patburi underscore MJ, maraming salamat sa leksyon. Sa Comuniverse from Debbie Mateo. Thank you. Okay. Eto, alam naman natin lahat kung gaano talaga ka-entertaining yung your face sounds familiar. Okay. Nung in-announce ba na makakasama kayo? Siyempre kasi di ba nag-audition kayo for this? Oo. Oo. Ano yung naging feeling yun na, oh my God, kasama ako? Ikaw, Clarice, kasi pang second mo na ito na contest in this game. Siyempre, ano, nagulat ako kasi, yun nga, pinag-send ako ng videos noon. Nag-send ako. Tapos akala ko naman, hindi ako na-expect na matatanggap kasi feeling ko naman, hindi ko kaboses yung mga ginaya ko. Na nagulat ako na, ayun nga, isa ako sa mga performers sa Your Face Sounds Familiar, which is, gusto ko rin talaga ng salihan dati pa. Nakita ko ng season 1 para ang saya, di ba? Matcha-challenge kang gawin yung mga bagay na hindi mo nagagawa. Like ako sa ASAP, di ko nagagawa. Doon ko siya magagawin. Ganun. So, ang saya. Wait lang, kailan yung nag-audition? Last year pa ba? Was this year no, in-announce? This year lang ako. This year nag-audition? Ah, nabilis lang. Mm-hmm. Oh, okay. Ikaw naman, CJ. Ako, sobrang saya ko nung sinabi nila na natagap ako. Kasi sobrang tagal ko nung gusto sumalit. Saka hindi ko talaga yung manggaya ng boss. Yung kapag nag-ano ka sa radyo, ay kapag nag-drive ako kasi hindi ko yung makikinig ako. Tapos nang ginagaya ko yung boses, wala. Ugali ko lang talaga. Parang nabigyan ako. Mag-impersonate. Yes. So nung season 1 pa lang ba ng Your Face Sounds Familiar, gusto mo na din talaga sumali? Ako? Oo. Pero, ano pa rin, nasa puberty pa rin yung voice ko nun eh. Ah, okay. Recently lang rin ako, recently lang ako naging proud na kumanta. Parang feeling ko, kaya, alam mo yun. Buo na, oo. Ah, okay. Ito na. Okay. Nung in-announce na kasama kayo sa mga celebrities na magko-compete, marami talaga ang natuwa at na-excite. At syempre, nag-cheer, okay? Like, may mga comments na from Castile Macpenio and Tina Kapats. Sabi niya, go CJ! Okay, at may request pa si Pat Iverson Galliardo para kay CJ. Sabi niya, oh, dami yung request ha. Dami yung ka-request ha. Produce mo naman ng song si CJ. Oo. Sabi niya, Ed Sheeran, James Blunt, James Reid, Katy Perry, Enrique, and Enico. Sana sinama mo na din si Nadine sa, Nadine ano, lustre. Kunti sa rin sasabihin ko. Hindi ko kaya, Laura. Okay. Ito, at sabi from Michelle Ferrari, sabi niya, go lang clam! Excited to see your transformation every weekend. And of course, sabi ni Mil Jade Lariosa, sabi niya, the rising sweetheart, Vivory, grabe, super excited na kami mapanood to. Aabangan ka namin dito. You deserve it. Galingan mo, V. Oh.
Grabe. Aabangan talaga natin si Vivory. Hanggang ngayon, nag-aabang tayo sa pagbabalik niya. Aabang ka namin sa kanto, Vivory. Vivory, aabang ka namin. Okay, inaabangan ka din ni Miss Lariosa. Oo. Ayan.